Magandang gabi, guys. May bibigyan lang po ako na reaction. Reaction sa isang video about sa 5 piso na new generation. Sa pagkakalam ko kasi, sa pag-search ko sa Google ay 2019 lang talaga yung ginawa na ganito. Kaya medyo nagulat naman ako nung malaman ko to. May nakausap kasi ako kanina na babae. Gustong magbenta sa akin yung binilian ko ng coins na tulad sa video ko sa taas. Taas ba o baba? Sa baba pala na mayroon siyang hawak na ito. Pinasabi na sa akin na 3.5 daw yung halaga nito. Kaya nagulat ako. Tinanong ko kung ba't naging 3.5 napanood daw niya sa video sa YouTube. Kaya kinuha ko sa kanya yung pangalan ng vlogger na nagkalat ng price nito. Kaya pinanood ko. Kaya medyo nagulat na ako sa mga payag niya. Kaya gusto ko lang malinawan yung mga taong umasa, mga taong naniwala sa video na yon na huwag po natin paniwalaan. Yan nga po guys, eto na yung video na to. Boyon guys. Yo, what's up guys? Welcome again. At ang pag-uusapan natin ay about dun sa pinosko na NGC 2017 NGC coins 5 pesos. Saan ka makakakita nito? Pinapalabas niya na may ginawa yung Bangko Sentral ng Pilipinas ng ganito. Tapos yung mga iba naman, kulang sa kalaman sa coins ay naniniwala naman. Naniniwala at umaasa sa pinagsasabi ng vlogger na to. Kaya sige na lang, ituloy na lang natin to. Maya na lang natin pag-uusapan yan para mabilis tayo. New generation currency. Hindi totoo yan. Binatikos ng maraming collector. Hindi ko alam kung bakit. So yun. So about dun sa ano, sa 2017 na NGC coin na hinahanap ko, binura ko na yung post na yon kasi baka i-report tayo ng mga ng ibang mga kolektor na, ano, na ayaw sa, siguro ayaw sa presyo ko. Kasi alam ko naghahanap din sila noon eh, 2017. Wala naman talagang ganitong coins, kaya po minsan nga po ay mag-isip din po tayo. Kung ano yung napapanood natin ay wag po tayo masyadong umasa kasi yung ginawa po kasi ng vlogger na to, kaya po naisipan ko na rin bigyan ng reaction to ay ang dami po niyang pinakasang tao. Ang dami niyang niloko. Scam na rin po yung ginagawa niya kasi pangloloko po ng tao yung mga ginagawa niya. Naghahanap siya ng coins, nagpapahanap, bumibili siya, pero yung binibili niya ay wala naman talaga. Sige pa rin. Tuloy pa rin tayo. Na NGC coin na 5 pesos. Hindi ko lang alam kung bakit ayaw nila ng 3,500. Hindi ko naman sinasabing ano, baka nasa bawal. So yun, ang hinahanap ko sa 2017 NGC coin ay unang-una
2017. Siyempre, ang una, 2017 dapat. Pangalawa, kasi ang kadalasan ng mint mark ng 2017 na yan, nasa baba. Nasa baba yung kadalasang mint mark niya at napakahirap hanapin nung hahanapin ko. Yung hinahanap niya, napakahirap talagang hanapin. Hindi lang talaga mahirap. Kahit ano pong gagawin natin ninyo ay hindi naman talaga siya mahanap. Sige, tuloy po tayo sa video. Kaya siya naging ganun kataas yung presyo. Hinahanap din niya ng ibang ibang coin collector. So ang hinahanap ko sa 2017 na 5 pesos na yan, yung mint mark niya is nasa taas, nakaangat. Tulad ng pagkakaangat ng coin na to. Yung isa nasa baba, yung isa naman parang nakaangat. Ganun ang hinahanap na uri ng 2017. So yun. At yung pangatlo, dapat, ano siya, nonagon. Nonagon ba yan o octagon? Tuluhin mo, hindi kita tutulungan, ikaw mag-isa. Dapat nonagon, yung parang iba yung pagkakashape ng bilog niya. Hindi siya bilog na bilog. Ha? Parang gento. Ganyan. 2017, NGC coins, 5 pesos. Saan ka makakakita nito? Sige na lang, ituloy na lang natin to. Maya na lang natin pag-uusapan yan para mabilis tayo. Pangalawa, nakataas yung mint mark. Pangatlo, dapat nonagon yung shape niya. Hindi circle. Ganon. At yung price niya, na iniiyak ng mga maraming collector ay 3,500. Sa kanila kasi ano lang yan eh, 1,000 hanggang 1,500 pesos. 500 o 1,000 pesos. Kaya siguro nila sinasabi na yung sa akin, 3,500 pesos, may ganun daw. Wala naman daw ganun. Kaya baliw! Bogus o scam o hindi totoo, kaya gusto nilang ipa-report yung FB page ko. So yun, di lang siguro nila. Ayun guys, kung meron kayong ganyan na 2017 na NGC, yung generation currency na 5 pesos 2017 with upper mint mark, yan. PM nyo lang ako sa page ko na ilalagay ko sa description nitong video na to. So malinaw, hindi ko hinahanap yung nasa baba yung mint mark at hindi nonagon. Bibilhin ko worth 3,500 pesos. So yun. Ngayon guys, medyo nabigyan po tayo ng linaw. Nabigyan ko kayo ng linaw na yung ginawa po niyang video ay parang kabobohan lang sa kanya. Pero sa atin po ay medyo nakaka-bad trip din kasi parang ginawa tayong tanga. Sinali tayo sa kabobohan niya kaya huwag po tayong maniwala sa mga video ng vlogger na to kasi nagpapapansin lang po siya. Yan lang guys, kayo na yung bahalang umusga sa ginawa ng tao na to, sa panloloko niya. Huwag na natin patagalin to guys, hanggang dito na lang. At sa kung bago po kayo sa channel ko ay baka pwedeng pa subscribe naman at palike na rin yung video na to. Kung may time po kayo ay pa-share naman po yung video na to para mapanood po ng tao na to. Para kung sakaling gusto niya akong balikan ay pwede po niya akong kausapin. Kung ba't ko ginawa to, kung may sama siya ng loob ay okay lang. Sige po guys.
Dito na lang po, huwag po natin kalimutan, bago kayo mag-skip ng video na to ay pa-subscribe po at pa-like po. Pag-share na rin po para po yung mga taong nakapanood ng kaning video ay hindi po umasa. Maraming salamat guys, magandang gabi.